Salamat, Father God, na ikaw lamang ang magtatagumpay sa libutan sa pamamagitan ng Panginoong sa Kristo, sa banal na Espiritu Santo, nag-guide sa amin upang kami lagi nagtatagumpay, Father. Salamat sa protection, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong sa Kristo, na nag-cover sa amin upang kami ay hindi malapitan ng evil spirit. We love you, Father God. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. So, isang mapagpala, umago po sa ating lahat. So, welcome back po sa ating gawain sa The Word of God Spirit and Life Ministry Live Stream. So, isang mapagpala, umago sa aming founder ng The Word of God Spirit and Life Ministry kay Pastor Alfred Caslan, sa buong pamilya, lahat ng mga members ng The Word of God Spirit and Life Main Brands sa Cagayan de Oro. So, at isang mapagpalang umaga din sa aming pastor sa Bohol, kay Pastor Chupilo Yumo ng Bohol, sa buong pamilya, lahat ng mga members ng The Word of God Spirit and Life Ministry Bohol. At ganoon din sa Calvaria Anii, kay Pastor Yuri Catarata, sa buong pamilya, lahat ng mga members ng The Word of God Spirit and Life Ministry Anii. At ganoon din kay Pastor Bernie Sinagunya ng Calvaria Anii, sa mapagpalang umaga sa iyo, Pastor, sa buong pamilya, lahat ng mga members ng Calvaria Mat-E, sa mapagpalang umaga. So, ganoon din sa lahat ng mga members. So, hindi na natin iisa-isahin. Luzon, Visayas, at Mindanao, at sa buong bansa, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At lalong-lalo na dito sa ating, lagi nakatune in sa ating YouTube channel. At ganoon din sa lahat ng members dito sa Kabuyao Branch, sa Isidro Homes. So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, tayo magnilay-nilay ng magandang balita sapagkat hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, ngunit sa salita nagmumula sa bibig ng Diyos. So, yung ating pagnilay-nilayan. So, what is the righteous requirements of the law? So, ito yung ating pag-uusapan na ano ang matuwid na kahilingan ng batas. So, ano yung requirements ng pagiging matuwid? So, sinasabi dito sa Romans chapter 8, verse 4, so buksan natin ang ating banal na kasulatan, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the Spirit. So, ito yung requirements ng batas na bilang matuwid. So, sinasabi dito upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi tayo nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. So, kung tayo ay matuwid, tinutupad natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng tayo nagiging matuwid. Kaya nga sinasabi dito, ang kahilingan ng kautusan ay tumupad sa atin, matupad sa atin sa pamamagitan ng nagsisilakad tayo ayon sa Espiritu. So kung tayo ay tinutupad natin ang pag-ibig ng batas ng Diyos, so tayo lalakad sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So kung tayo lalakad sa pamamagitan ng Espiritu Santo, it means tayo ay mabubuhay ayon sa pamamaraan ng Diyos, mabubuhay tayo ayon sa kanyang kautusan, ayon sa kanyang mga utos. Tutuparin natin ang kanyang mga utos, kung ano yung sinasabi, what the Bible says, do it. So, kailangan gawin natin, walk in the Spirit. So, sinasabi dito sa Galatians 5 verse 16, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desire of the flesh. So, sinasabi dito, sinasabi ko ngayon, magsilakan kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo gagawin mga pita ng laman. So kaya nga ito yung sinasabi ng salita at banal na kasulatan, na kung tayo nangabuhay sa pamamagitan ng Espiritu ay mga silakad naman tayo ayon sa Espiritu Santo. So kung tayo nasa banal na kasulatan, nasa atin na dapat tayo isa katuparan natin ang kanyang salita. So walk in the Spirit means kung ano yung sinasabi sa Biblia, iyon yung ating isa sa buhay. Kaya nga pag sinabi ng Biblia na huwag kang mag-alala, therefore relax ka lang. So hindi tayo mag-aalala. Sapagkat according sa Bible, so dapat tayo ay huwag mababalisa.
So kaya sinasabi pa sa Romans chapter 5 verse 5, ang pag-asa ay hindi humiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay niya sa atin. So kaya tayo makakalakad ayon sa Espiritu Santo sapagkat ibinuhos na sa ating mga puso ang kanyang Espiritu Santo upang tayo makalakad in the Spirit. So kaya ito yung katotohanan na tayo ay ang matuwid ng kahilingan ng batas, dapat tayo ay lumakad ayon sa Espiritu. Tayo magsisilakad ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. So kaya sinasabi pa niya sa Romans chapter 8 verse 9, datapat kayo wala na sa laman kundi nasa Espiritu. Kung gayo tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Amen. So kaya nga kung wala sa atin ang Espiritu Santo ng Diyos, so tayo'y marami reasoning faculties o marami tayong mga dahilan na sasabihin imposible na mangyayari yan sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos na hindi ka, diba yung mga tao, kapag sila ay nagkakasakit, so pupunta sila sa mga hospital. Ngunit sa salita ng Diyos, kung ikaw ay lumalakad ayon sa Espiritu ng Diyos, kapag ikaw ay nananahan na Espiritu Santo ng Panginoong Hesukristo, so inline ka na sa kanyang salita. Pag sinabi ng salita ng Diyos na pag ikaw ay nagkasakit, ipatawag ang pinuno ng iglesia, therefore doon ka pupunta. So sapagkat ang Espiritu Santo ni Kristo ay nananahan na sa iyo, kaya ikaw ay maisa sa buhay mo na ang salita ng Diyos. Sapagkat sinabi niya rito, kung gayo tumitira sa inyo ang Espiritu ng Santo ng Diyos, datapat kung sino may walang Espiritu ni Kristo ay siyang hindi sa Kanya. So hindi mo maisa sa buhay ang salita ng Diyos sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay wala pa sa iyo. So ito yung katotohanan na kung bakit ang mga tao ay hindi nakikinig ng magandang balita sapagkat wala pa sa kanila, hindi pa na tumitira sa kanila ang banal na Espiritu Santo. Ngunit kung tumitira na sa iyo ang banal na Espiritu Santo, so makakalakad ka na sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang salita, maniniwala ka na sa Ebanghelyo. So kaya pag sinabi ng ipatawag ang pinuno ng iglesia pag nagkasakit, so doon ka pupunta sapagkat naninirahan na ang salita ng Diyos sa iyong puso. Kaya ito yung katotohanan. Kaya sinasabi pa, at kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran ng Diyos. So ito yung katotohanan na kapag tayo nasa atin na ang Espiritu Santo ng Diyos, so wala na tayo sa pakiramdam. Ibig sabihin, hindi na tayo mabubuhay ayon sa pamamaraan ng mga tao. So mabubuhay na tayo ayon sa pamamaraan ng Diyos. So kaya nga yung mga ating nararamdaman or ating nakikita, hindi natin pinaniniwalaan. So ang ating pinangahawakan ang Ebanghelyo ng Panginoon. So kapag inatake ka ni Satanas sa kahirapan, sapagkat nanatili na sa iyo ang salita ng Panginoon, hindi mo siya paniniwalaan. Ang paniniwalaan mo ang salita ng Panginoon na tapos na tayong pinayaman sa pamamagitan niya, naging mahirap tayo. So kaya patay na tayo sa pag-ibig sabihin, hindi na tayo nabubuhay ayon sa pakiramdam, ayon sa nakikita, dahil patay na tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, ibinigay na natin ang kasalanan natin upang mabuhay tayo sa pamamagitan ng katuwiran. Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. So ibig sabihin, dahil sa salita ng Diyos tayo na'y mabubuhay at hindi na dahil sa mga bagay na nakikita natin. Amen? Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. So kaya sinasabi pa niya sa Romans chapter 8 verse 11, ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay namang muli kay Jesus at tumitira sa inyo, ang bumuhay namang muli sa Panginoong Hesukristo sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyo mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Amen. Praise the Lord.
Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, dapat ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. So kaya ito yung importante na tayo mabuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sapagkat ito'y nagbibigay ng buhay at kapayapaan. Ngunit, kapag tayo nabubuhay ayon sa espiritu ay kamatayan, ang kahinanap na ng mga tao nabubuhay ayon sa laman. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan na espiritu ng Diyos ay sila yung mga anak ng Diyos. So kaya ito yung tayo bilang mga anak ng Diyos. So tayo pinapatnubayan ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat ang kaisipan natin ay espiritu, ay buhay at kapayapaan. Kaya sinasabi pa niya sa Romans chapter 8 verse 11, ngayon wala nang hatol sa mga anak kay Kristong Jesus na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. So wala nang hatol, wala nang paghukom, wala nang condemnation. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. So wala na tayong condemnation, wala nang hatol sa mga nagsisilakad ayon sa Espiritu, sabi ng Panginoon. Sa Romans chapter 13 verse 8, sabi niya, huwag kayong magkautang ng anumang kanino man maliban na mga ibigang kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakaganap na ng kautusan. So kaya ito yung sabi ng Panginoon, na huwag tayong magkakautang ng anuman sa kanino man maliban na mag-ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakaganap na ng kautusan. So kaya bawal mangutang, lalo na yung mga hindi nagbabayad. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man. So kaya ito yung sabi ng Panginoon. Sa Romans chapter 13 verse 9, sapagkat ito, huwag kang mangangalanya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim. At kung mayroon pang ibang utos ay nauwi sa salitang ito, sa makatwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So kaya nga kung tayo umiibig sa ating kapwa, magbabayad tayo ng utang. Kung tayo umiibig sa ating kapwa, huwag tayo mangangalunya. Kung tayo umiibig sa ating kapwa, hindi tayo papatay. Kung tayo umiibig sa ating kapwa at sa Diyos, hindi tayo magnanakaw. So kaya sasabihin ng iba, hindi naman ako nagnakaw, hindi naman ako nakulong. Ngunit ano ang sinasabi ng Biblia? Ninakawan mo ako sa 10th bahagi at sa kahandog. So, hindi ka nga nagnakaw sa tao, ngunit nagnakaw ka naman sa Panginoon. Hindi mo ibinigay ang kanyang bahagi, yung 10th bahagi at yung offering. So, hindi mo ibinigay sa Panginoon. Kaya, ito yung dahilan kung bakit ang mga tao ay laging bigo, laging kahit na anong pagsusumikap, wala na, uuwi lang sa wala. So, kahit na anong pagsusumikap, so, kulang pa din. Hindi pa rin sapat, sapagkat sila'y nagnanakaw para sa Panginoon. Kaya ito yung sabi ng Panginoon, na uuwi lang sa salitang ito, sa mga bagay, ibigin mo ang iyong kapwa. So kung iniibig natin ang ating kapwa, hindi tayo magnanakaw sa ating kapwa at higit sa lahat sa ating Panginoon. Sapagkat sa Romans chapter 13 verse 10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Amen. Praise the Lord. So ito yung pag-ibig na sinasabi na tayo mabubuhay ayon sa Espiritu Santo ng Diyos. Kaya sinasabi dito, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakaganap na ng kautusan. So kaya ito yung kautusan ng Diyos na ating requirements para tayo maging matuwid. Gayunman, James chapter 2 verse 8, sabi, gayunman kung inyong ganapin ang kautusang hari ayon sa kasulatan, iniibig mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, ay nagsisigawa kayo ng mabuti. So kaya nga kapag tayo ay umiibig sa ating kapwa, mabubuti ang ating ginagawa. Hindi natin kayang
chismisin ang ating kapwa. Hindi natin kayang siraan ang ating kapwa. So, hindi natin kayang tanggapin natin ang katotohanan kung tayo umiibig sa ating kapwa. Kaya sinasabi pa dito sa Galatians chapter 5 verse 14, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita sa makatibagay dito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya ang pag-ibig ay mapagpahinahon, magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri or hindi magpapalalo. Kaya ito yung katotohanan, hindi nag-uugaling mahalay. So 1 Corinthians chapter 13 verse 5. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalim lumana ang masama. So hindi siya nakikihalubili sa mga masasama, hindi nayayamot. 1 Corinthians 13 verse 6, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Hindi siya compromise. So, ibig sabihin, alam niyang mali, hindi siya natutuwa sa kamalian, kundi kinagagalak niya ang buong katotohanan. So, ito yung salita ng Diyos na sinasabi sa Biblia na tayo nakakatupad na sa kautusan kung tayo umiibig sa ating kapwa. At sinasabi pa dito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 7, lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. So tayo magtitiis. Kaya sinasabi dito, ang pag-ibig ay hindi nakukulang kailanman. So kaya nga kung tayo umiibig sa Panginoon, kung tayo iibig ng Panginoon, kailanman hindi tayo maghihirap. Kailanman hindi tayo nagkakasakit, kailanman hindi mananatili ang sakit sa mga tao. Sapagkat tayo umiibig sa Panginoon, iniibig din tayo ng Panginoon. Kahit maging mga hula ay magtapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. So ngunit ang pag-ibig ay hindi man nawawala sa atin. Kaya sinasabi niya sa John chapter 13 verse 34, isang bagong utos ang iyong ibinigay ko na kayo'y mangibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Kaya ito yung katotohanan na tayo ay nagiging matuwid. Tayo ay nakakatupad na ng kahilingan ng batas kapag tayo umiibig sa kanyang salita, sa ating kapwa. Kaya nga ito yung sinasabi sa Colossians chapter 3 verse 14, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay magbihis na kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. So dapat itali natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin upang tayo hindi makagawa ng kasalanan. Kung tayo may pag-ibig, hindi tayo gagawa ng kasalanan. Kung tayo may pag-ibig, susundin natin lahat ng salita ng Diyos. Hindi natin pababayaan ang ating sarili sa mga bisyo. Kaya nga sinasabi, matutupad ng matuwid ang mga kahilingan ng batas. So kung kaya niya, ano ang hindi kayang gawin ng batas? So ano yung hindi kayang gawin ng batas? Sabi dito, Romans chapter 8 verse 3, sapagkat ang hindi magagawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman. Sa pagsusugo ng Diyos ang kanyang sariling anak na gayon din sa larin ng kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. So hindi kayang gawin ng batas yung magkasala. Kaya nga ito yung katotohanan na ang Panginoong Hesukristo ay sinugo sa sanlibutan upang tayo iligtas sa kasalanan. So upang tayo hindi hatulan ng Diyos, upang tayo mailigtas. Kaya sinasabi pa niya sa Romans chapter 5 verse 18, kaya nga kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran
Ang kaloob na walang bayan ay dumating sa lahat ng mga tao sa ika-aring ganap na buhay. Ng buhay. So kaya ito yung katotohanan na tayo ay maisa sa buhay nating ebanghelyo sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinigay na sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu Santo na ibinuho sa ating mga puso. So kaya ito yung katotohanan sa Romans chapter 5 verse 18, 19, sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din naman sa pamamagitan ng pagtalima ng isa ang marami ay magiging mga matuwid. Sa dahil sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, tayong lahat ay nagiging matuwid kapag tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Ngunit kapag tayo hindi tumatanggap sa Panginoong Hesukristo, mananatili ang sumpa, hindi ka makakalapit sa Ama. So kaya ito yung kaisipan na sinasabi na kapag tayo ang kaisipan natin ay nasa laman. Sa Romans chapter 8 verse 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napapasaklaw, napasasaklaw ng sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. So kaya nga kapag tayo lumalakad ayon sa laman, ibig sabihin pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi mo sinusunod ang mabuting balita. Kaya nga yung mga tao, lalong napapahamak sapagkat ang ginagawa nila ay nakikipaggalit laban sa Diyos. Kapag sinabi ng salita ng Diyos na ipatawag ang pinuno ng iglesia, ipapatawag naman nila doktor. So kaya, sabi nito, pakikipaggalit laban sa Diyos sapagkat hindi nila napapasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. So kaya kapag hindi natin naisa sa buhay ang ebanghelyo ng Panginoon, nakikipaggalit tayo laban sa Diyos tulad ni Eva at Adan. Dahil sa kautusan ng Diyos, hindi sila sumunod. So nakikipaggalit laban sa Diyos. Kaya mula nung hindi sila sumunod, sila dumating na ang kahirapan, ang kamatayan, ang kasalanan dahil sa pagsuway ng kautusan. Kaya sapagkat kung nabuhay kayo ay sa laman ay mga matay kayo, datapat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinatay ninyo ang mga gawa ng laman ay mga buhay kayo. So kaya tayo, kung tayo lumalakad ay sa Espiritu Santo, so walang problema. Sapagkat hindi naman tayo nabubuhay ayon sa laman, hindi natin hindi tayo nakabase sa pakiramdam or sa nakikita or sa na-feel. Kaya nga ito yung katotohanan na tayo ay mabubuhay lamang ayon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So yung mga desire ng ating mga laman, so papatayin natin yun. Ibig sabihin, alam naman natin na hindi ka lugod-lugod para sa Panginoon, huwag natin gagawin. Kaya nga sinasabi pa niya sa Romans chapter 8 verse 8, at ang nasa laman ay hindi na makalulugod sa Diyos. So kung tayo nabubuhay ayon sa laman, hindi nakakalugod sa Diyos. Hindi makalulugod sa Diyos ang nabubuhay ayon sa laman. Kaya ito yung sabi ng Panginoon. Datapwat, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwiran, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinahod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. So kaya ito yung sabi ng Panginoon na magiging faithful ka na kapag ikaw ay nabubuhay ka ayon sa Espiritu. Kaya ang bunga ng Espiritu na nasa iyo, ikaw ay makakasunod na. So may pag-ibig na sa iyong puso, makakasunod ka na sa salita ng Panginoon sapagkat ang Espiritu Santo ay nasa iyong buhay na. So ito yung bunga ng ginagawa ng Espiritu ng Diyos na nananahan para sa iyo, nananahan sa iyo. Ikaw ay punong-puno ng pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, kagandahang loob, kabutihan, at faithfulness. So ito yung katotohanan na tayo magiging tapat na sa Panginoon.
Galatians chapter 5 verse 23. Kaamuan, pagpigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. At sa verse 24, Galatians 5 verse 24, at ipinako sa krus ang mga nakay Kristong Yesus ang laman na kasama ng mga kasamaang pita at ang mga kahalayan nito. So kaya na mayroon na tayong self-control sapagkat sabi dito, ipinako na sa krus ang mga nakay Kristong Yesus ang laman na kasama ng mga masasamang pita at mga kahalayan. So tayo binigyan na ng Panginoon ng self-control na hindi na tayo makagawa ng kasalanan. Sapagkat ang sabi dito, ipinako na tayo sa kasala, sa krus, sa yung mga desire ng ating laman, mga kahalayan. Kaya sinasabi pa dito, 1 John chapter 3 verse 10, dito'y nahayag, nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng kapuwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. So ito'y maliwanag, sabi dito, dito raw natin malalaman kung tayo anak ng Diyos or mga anak ng Diablo. So kung sino man hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos ay hindi sa Diyos. So maliwanag sa kanyang ebanghelyo na hindi tayo mga anak ng Diyos kapag hindi natin maisasabuhay ang kanyang salita. Ang ebanghelyo ng Panginoon, kung hindi natin maisasabuhay, ang mga taong ito ay mga anak ng Diablo. So basahin natin sa 1 John chapter 3 verse 10. So maliwanag sa kanyang salita. Kung hindi natin maisasabuhay ang ebanghelyo ng Panginoon, kayo ay mga anak ng Diablo. Yung mga hindi maisasabuhay. Kaya sabi dito, huwag kayong magkautang ng anuman, kanino man, maliban na mag-ibigan kayo. Sabi dito sa Romans 13 verse 7, ibigay ninyo ang lahat ng mga kanilay nararapat, na buwis, na dapat buwisan, ambag na dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Kaya ito yung sabi ng Panginoon na ibigay natin ang para kay Juan, ibigay natin ang para sa Diyos. Kaya ito yung katotohanan na sabi dito na maisasabuhay natin ang ebanghelyo kung tayo may pag-ibig sa Diyos. Kung tayo umiibig sa ating kapwa, kung tayo nabubuhay ay sa Espiritu, tayo ay makakasunod sa kanyang ebanghelyo. Amen? So napakahalaga na sundin natin lagi ang kanyang salita. Sapagkat kung sinunod natin ang kanyang salita, kailanman hindi tayo mapapahiya. So kaya ito yung katotohanan tulad ng isang babae na hindi siya napahiya sa kanyang pananampalataya. Yung isang babae na siya ay dumaranas ng 12 years na walang ampat ang kanyang pagdurugo. So inubos niya ang kanyang kayamanan upang siya ay magpagamot. Ngunit walang nangyari, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Ngunit dahil sa kanyang pananampalataya, so kailanman hindi siya napahiya. Siya'y gumaling, instant na siya'y gumaling sapagkat yung kanyang pananampalataya. Kaya nga sinabi dito na huwag mong papagatiin ang isang nagpapaupang dukha at salat, maging siya ay iyong mga kapatid o sa mga iyong mga taga-ibang bayan na nasa iyong bayan sa loob ng iyong mga pintuang daan. So kaya nga ibigay natin yung nararapat sa mga nagtatrabaho. Sabi dito sa verse 15, Deuteronomy 24 verse 15, sa kanya'y kaarawan ay bibigyan mo sa kanyang mga kanyang kaupahan. Ni huwag lulubugan ng araw, baka siya'y dumaing sa Panginoon laban sa iyo at maging kasalanan sa iyo. Sapagkat siya'y mahirap at siya'y inaasahan ng kanyang puso. So sabi dito, huwag nating doon sa mga ating pinapaswalduhan. Kung ano yung promise natin, kung ano yung kanyang kaupahan, dapat ibigay natin. Sabi dito, huwag lulubog ang araw na hindi mo maibigay. Baka tayo'y dumating sa dumaing siya sa Panginoon at tayo magkasala.
Kaya sinasabi, huwag mong ikain ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Proverbs 3 verse 27. Kaya sinasabi niya, huwag mong sabihin sa iyong kampa, yumaot ka at bumalik ka uli at bukas ka. Bukas ay magbibigay ako pagka ikaw ay mayroon. So huwag tayong magpapahindi sa mga tao lumalapit sa atin. Kaya sinasabi pa dito, at mula sa pagkasanggol ay inalalaman ng banal na kasulatan na mapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So huwag nating kalilimutan ang kautusan ng Diyos. Sapagkat, sabi dito, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang sa lahat ng mga kasulatan na kinasayahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsalansa, sa pagsaway sa ikatututo na nasa katuwiran. So ang salita ng Diyos, ito ay magtuturo sa atin upang tayo ay iligtas sa lahat ng mga karamdaman. Magtuturo sa atin upang paano tayo mabuhay na masagana. So ang salita ng Diyos, ito ay magbibigay, magtuturo sa atin upang tayo ay iligtas sa mga panganib. So kaya nga sabi dito, papapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsalansa, pagsaway upang tayo matuto na nasa katuwiran. So kaya ang salita ng Diyos, hindi ibig sabihin ang salita ng Diyos na kapag nagsalita ka na sasabihin mo, oh ako yung pinaparinggan niya, oh. Sabihin niya, ako yung pinaparinggan. So hindi yan ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. So sabi dito, upang ikaw ay matuto, upang ikaw ay maisabuhay mo kung ano ang ebanghelyo ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na ikaw ay hinuhusgahan na or judgment na sa'yo. Sasabihin mo, ako yan pa yung pinaparinggan niya, ang salita ng sinasabi niya. So lahat ng salita dito ay nagagaling sa ebanghelyo ng Panginoon at wala ito sa sariling salita ng tao. Kaya nga ito yung katotohanan na sabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos, ito'y mapapakinabangan ng mga tao upang sa pagsaway, upang ikatututo na nasa katuwiran. So kaya huwag nating husgahan yung mga nagsasalita ng ebanghelyo na sasabihin, ako yata pinaparinggan yan, bakit sinasabi na lang lagi na huwag magsamba sa Diyos-Diyosan. So ito yung sinasabi ng ebanghelyo na ikatututo natin upang tayo mabuhay sa katuwiran ng Diyos. So kung hindi mo nalalaman ang ebanghelyo ng Diyos, patuloy kang gumagawa pa rin ng kamalian. So, nasa iyong pagpili kung ikaw ay gusto mong manatili sa kadiliman, sapagkat kung tayo ay manatili sa katuruan ng mga utos ng mga demonyo, tayo ay hindi matututo ng katuwiran ng Diyos, sapagkat ang salita ng mga demonyo ang nananahan sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos na binabago na nila ang kasulatan. Kaya ito yung katuwiran, sabi dito, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So kaya ito yung mabuti ng ebanghelyo ng Panginoon, na kapag tayo maisa sa buhay natin ang ebanghelyo ng Panginoon, mababasa natin yan sa 2 Timothy chapter 3 verse 17. So sinasabi dito, upang turo ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So ang salita ng Diyos, ito yung mga gawang mabuti. Na andito ang mga bawal na hindi mo dapat gawin. So kaya ito yung magandang balita na dapat nating pagninay-nilayan lagi ang salita ng Diyos. Sinasabi pa sa 1 Timothy chapter 1 verse 5, ngunit ang kinauuwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at mabuting budhi sa pananampalataya, pananampalatayang hindi mapaimbabaw. So kaya ito yung sinasabi ng Ebanghelyo. Sa Galatian 2 verse 16, bagamat nalalaman ng mga tao ay hindi inaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan maliban sa pamamagitan ng pananampalataya
sa Panginoong Jesucristo. Tayo rin naman ay nagsisampalataya sa Panginoong Jesus upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At siyang dahilan, at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinuman. So tayo inaring ganap sa pamamagitan lamang ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang kautusan, sabi dito, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay walang makaka-fulfill. Walang makaka-fulfill sa mga nabubuhay ayon sa laman. Kaya ito yung sabi dito na hindi aaring ganap ang sino mang nasa laman. So hindi tayo aaring ganap kung tayo nabubuhay ayon sa laman. Ngunit kung tayo ayon sa Espiritu ng Diyos, mabubuhay tayo ayon sa kautusan ng Diyos. Amen? Sa Galatians 2 verse 20, sinasabi dito, sabi ni Pablo, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang nabubuhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ng anak ng Diyos na siya'y aking umiibig, na sa akin umiibig, ay ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin, sabi ni Pablo. Kaya ito yung katotohanan na sabi niya na tayo mabubuhay ayon sa pananampalataya. Bagamat tayo ay nabubuhay sa libutan, tayo ay mabubuhay lamang sa pananampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya ito yung sinasabi na tayo mabubuhay ayon sa pananampalataya. Kaya sinasabi pa dito, kapag ang Diyos ay wala sa isip mo, abalang-abala ka na sa mga gawain. So kaya nga ito yung sinasabi na kapag tayo wala na sa wala tayong panahon. Wala kang panahon sa Panginoon, kinalimutan mo na ang Panginoon. Ang Diyos ay hindi siya nasisiyahan sa ginagawa mo. Kahit na anong kayo ng mga tao sa mundong ito ay kulang pa rin. Kukulangin at kukulangin pa rin yung mga tao kapag ang mga tao ay abalang-abala sa mga bagay na pangangailangan nila araw-araw. Wala silang panahon sa salita ng Diyos. Kaya ano ang sabi ng Panginoon sa Haggai chapter 1 verse 7? Ganito ang sabi ng Panginoon na mga hugo. Gunatain ninyo ang inyong mga lakad. So verse 8, Haggai chapter 1 verse 8, hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo, kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha na mga trosong gagamitin sa muling pagtayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ka ng karangalan. Sabi, mabigyan ng karangalan. So kaya sabi ng Panginoon, hindi siya nasisiyahan sa mga ginagawa natin sapagkat pinabayaan natin yung templo. So sino ba yung templo? Tayo yung templo, ang Espiritu Santo ng Diyos na nanahan sa atin. So pinabayaan natin, wala tayong panahon sa salita ng Diyos, wala tayong panahon upang magnilay-nilay. Sabi ng Panginoon, hindi ako nasisiyahan sa ginagawa ninyo. Sapagkat pinabayaan mo ang aking templo at nagtayo ka ng sarili mong lakad. Kung ang isang tao ay nabuksan ang katotohanan ng salita ng Diyos at sarili pa din ang iniisip at wala kang panahon sa Diyos, so, hindi matutuwa ang Diyos, kaya sabi ng kasulatan. Kaya sinasabi pa sa Haggai chapter 1 verse 9, sabi niya, umasa kayong aani ng masawgana, ngunit kayo na bigo at ang kaunting ani ay inuwi ninyo sa akin pang isang bulat. Ginawa ko yan sa iyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng iyong bahay, samantalang ang templo na aking tahanan ay pinabayaan ninyong wasak. So kaya ito yung sinasabi ng Panginoon, na tayong templo ng Panginoon, so binabayaan natin na hindi tayo magnilay-nilay ng magandang balita. So kapag hindi tayo, wala na tayong commitment, wala na tayong ugnayan sa Panginoon. So yung ating templo, yung templo ng Diyos na nasa atin,
mawawasak. Kaya sabi niya, ginawa ko yan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng iyong bahay. So abalang-abala yung mga tao sa paghahanap buhay. Ngunit yung kanilang espiritual, nakalimutan na nila, pinabayaan nila. Maaring gumawa nga sila pero mali naman ang katuroan na ginagawa nila. So wala pa rin, nabubuhay pa rin sila ayos sa laman. So ano ang sabi ng Panginoon na siya'y espiritu? So dapat tayo yung templo ng Panginoon sapagkat ang Espiritu Santo ay nananahan sa ating mga puso. So kaya nga kung tayo hindi magbabasa ng Biblia, hindi tayo magninilay-nilay, hindi tayo magbabasa ng love letter ng Diyos para sa atin. So mawawasak ang kanyang templo na nananahan sa atin. Kaya pinabayaan nating wasak. So masisira ang relasyon natin sa Diyos. Kaya ito yung sabi ng Panginoon, na abalang-abala kayo sa mga ginagawa niyo sa sanlibutan, ngunit ang aking templo ay pinabayaan ninyong wasak. Kaya ito yung katotohanan ng mga tao na kahit na anong pagsusumikap, wala pa rin nangyari sapagkat pinabayaan nila ang Diyos sa kanilang buhay. So kung mayroon man silang Diyos, mali ang katuruan na ginagawa nila. E sabi ng Panginoon, walang kabuluhan ang pagsamba niyo sa akin na nagtuturo ng pinakautos sa mga utos sa mga tao. So, sabi ng Panginoon, kaya kung hindi kayo nagbabasa ng Biblia, utos sa mga tao yung sinasabuhay mo. So, hindi mo alam ang katotohanan kaya ka nagsasamba kung kani-kanino. Kaya sabi dito, sa Haggai chapter 1 verse 11, magtindig ka, tagtuyot ang pinararanas ko sa buong lupain at mga kabukiran at kaburulan sa mga inaning butil, sa mga bakang alak, bagong alak sa lahat ng mga ani. At sa lahat ng tao at hayop, lahat ng mga pinaguran ninyo. So kaya walang nangyayari yung mga tao, walang nangyayari sa kanilang mga ginagawa sapagkat wala silang panahon. So sabi ng Panginoon, matinding tagtuyot ang ipararanas ko sa buong lupain. Kaya nga, ano ba yung mga tagtuyot na sinasabi dito? Makakaranas ka ng kahirapan, mararanasan mo ang sakit, mararanasan mo yung mga problema. Sapagkat, wala kang panahon sa Diyos. Kaya nga, si Eva at Adan, nung sila ay nagsuway sa kautusan ng Diyos, dito na nila naranasan ang lahat ng kahirapan. So ganoon din sa mga tao, kapag wala kang panahon sa Diyos, dito mong mararanasan ang lahat ng kahirapan, sakit, at mga problema. Dahil wala kang panahon sa Ebanghelyo. Ang mga tao ay abalang-abala sa mga bagay na pangangailangan ng pang-araw-araw sa libutan. Kahit marino, pero wala pa rin nangyayari. Sapagkat wala silang desire na makaangkay ng taong maliligtas. Kaya ito yung abalang-abala sa paghahanap buhay pero lagi pa rin kinukulang. Nag-iingat pero lagi nagkakasakit. Kung maari nga, ayaw nang kumain. Dahil sa sabi nila, ang nanantili sa kanila ay mga utos ng mga tao. Nag-iingat pero nagkakasakit pa din. So, lahat na nga ng mga pag-aalaga sa katawan. So, ibinuhos na nga ang alkohol sa buong katawan pero dinapdapuan pa rin ang sakit. Sapagkat ito yung nangyayari sa mga tao, sapagkat sabi dito, makikita po natin na dito yung pinababayaan. Pinababayaan natin ang templo ng Diyos na nananahan sa atin. Kaya kung tayo ay susunod sa Diyos, ang pagsunod sa Diyos ay makikita natin na malaki ang magagawa ng Diyos sa atin sapagkat siya ang magpo-provide sa lahat ng ating mga pangangailangan. Siya yung magsusupply. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya ito yung katotohanan na ang mga anak ng Diyos walang problema. Sapagkat hindi natin pinabayaan ang templo ng Diyos na nasa ating mga puso. So kaya ito yung katotohanan na dapat tayong manatili sa Panginoon
sapagkat tayo mga righteous man, ibig sabihin tayo mga tapat na tao. So kung tayo tapat na tao, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya ito yung katotohanan na tayo ay makakasunod kung tayo ay may panahon sa Diyos, lahat ng ating mga desire ay ipagkakaloob ng Diyos. So huwag tayo matulad sa isang pagano na gusto lamang kumain, matulog, magsaya, pagising sa umaga, magtatrabaho na. So hindi sila naniniwala sa Diyos. So ito yung mga pagano, hindi sila naniniwala sa Diyos. Gusto lamang nila magtrabaho, magnegosyo, magpakasaya, magliwaliw, mga ganito. Kaya bilang mga anak ng Diyos, tayo ay complete kung tayo maniniwala sa Panginoong Hesukristo. So ito yung katotohanan na tayo ay magiging righteous lamang sa paningin ng Diyos kung tayo mabubuhay ayon sa Kanyang Espiritu. So sinasabi dito na mabubuhay tayo, magsilakad tayo ayon sa banal na Espiritu ng Diyos. So kaya ito yung katotohanan na tayo ay laging victorious, laging successful sapagkat punong-puno tayo ng pagpapala, sapagkat nananatili ang Espiritu Santo ng Diyos na isa sa buhay natin, bibigyan natin ng panahon ng Diyos. Kaya sabi dito, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo na ating Panginoon, sapagkat ibinuhos na sa atin ang Kanyang banal na Espiritu Santo upang tayo makalakad sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos. Makakalakad tayo ay sa pamamaraan ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Glory to God. So kaya nga, maaari natin tanggapin ang Panginoong Jesucristo kung nais natin na tayo lumakad ayon sa Espiritu ng Diyos. So, pakikipag-usap, tayo manalangin, pakipag-usap sa Diyos, pakipag-ugnayan sa Diyos, alam ng Diyos ang iyong katayuan, ang iyong puso. Hindi niya pinapansin ang pamamaraan ng iyong pananalita, kundi yung nilalaman ng iyong puso. Kung handa ka bang sumunod sa Kanyang salita, so tayo manalangin, sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari mong papasukin, tanggapin ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng panalangin. So pakikipag-ugnayan sa Kanya. Upang siya ay nakatayo sa iyong pintuan, siya ay ipapasok kung ikaw ay magbubukas. So kung handa ka nang magbukas ang iyong puso, sundan mo ang panalangin ito. Repeat after me, upang siya na ang maghari sa iyong buhay at ikaw ay mabuhay na ayon sa pamamaraan ng Diyos. Father God in heaven, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo ng iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar at sa ikatlong araw muling na buhay para sa aming lahat. Panginoong Jesus, kailangan kita ng titiwala at patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan mula pagkabata hanggang sa ngayon, sa isip, sa salita at sa gawa. Salamat, binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inanyahan kita sa aking buhay bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iyong walang hanggang pamilya. Salamat, ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So kaya nga kung tayo ay mga anak ng Diyos, so ipamahagi natin ang Ebanghelyo ng Panginoon. So i-share niyo po ang magandang balita sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Please share and subscribe po sa ating gawain upang tayo lagi updated sa mga kaganapan ng Ebanghelyo ng Salita ng Diyos. Amen? So tayo po ay manalangin para sa Panginoon. So sa mga sumunod kanina sa panalangin, kayo manalangin upang matanggal yung mga nais mo matanggal sa iyong buhay na mga problema, mga karamdaman, at ibalik sa iyo mga pagpapala mula sa Panginoon.
Maragaling na rin, in the name of Jesus Christ, may the power of the Holy Spirit. Salamat Panginoon sa salitang ibinayag ngayon. Nalalaman namin na ang mga anak ng Diyos ay naka-fulfill na ng kautusan sa pamamagitan ng paglakad ayon sa ka-espiritu ng Diyos. Salamat Father God na kami mabubuhay ayon sa pamamaraan ng Diyos. Salamat Father God sa pag-iingat mo, sa biyayang kagalakan, sa siglangan. Salamat sa kalakasan at pag-iingat mo sa amin, lalong-lalo na yung aking mga magulang, mga kapatid, at lahat ng mga desire ng aking mga kapatid sa pananampalataya, lahat ng mga desire ng aking mga kapatid ay granted na sa kanila, Father. Salamat sa salitang ipinayag mo na laging nananatili sa aming mga puso sapagkat ito yung magbibigay sa amin ng tagumpay sa pamamagitan ng gabay ng Banal na Espiritu Santo na nagtuturo sa amin upang kami ay laging magtatagumpay. Salamat, Father God, sa moon armor na pinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng iyong pag-ibig na walang pagkukulang sa financial, physical, spiritual na ibinuo mo sa amin ng mga pagpapalang, walang tapat na silid na kalalagyan ng mga pagpapalang, ibinuo mo sa amin, Father. Salamat, Father God, na yung mga tao na hindi pa nakakaalam ng ebanghelyo ng iyong salita. Salamat, Father God, na mapakinggan nila ang iyong ebanghelyo. Salamat, Father God, sa pinadala mo rito na billion souls upang ma-equip at rin yung magandang palita at maiakay namin, mailapit namin sa iyong paanan. Mahalin ang bawat salita na pinapahiyag mo, makasama namin sa paghahari mo, Panginoon. Salamat, Father God, sa billion na ipapadala mo upang ma-equip at rin yung magandang palita. Salamat, Father God, na sinasaway ko, inuutusan ko yung mga spirit ng religious spirit na lumayas sa aming gawain, sa aming tahanan, yung mga espiritu ng witchcraft, mga espiritu ng mga sickness. Salamat, Father God, na yung wala ng karapatan yung mga espiritu na makialam sapagkat sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon sa Kristo na nagpoprotect sa bawat ito sa amin upang yung mga anak ay lagi protected, Father. Salamat, Father God, sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, kami ay nilinis, pinatawad sa lahat ng mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ang mga anak ng Diyos ay wala ng karamdaman, wala ng kahirapan, sapagkat ikaw lamang yung the best supplier, the best provider, the great physician sa iyong mga anak, Father. We love you, Father God. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you, in Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Isang mapagpala, umago po sa ating lahat. Thank you po sa ating lahat.